Alam ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawala ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam nyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan. Lalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya. Gaya ng mga health and wellness na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas, ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nanginibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento, o kahit ano pa yan, o gusto mong matanggap o maipadala ka agad, sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar, ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-a-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganun kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mong kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na! Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service. Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naiintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya
Operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok Online Franchise Operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link, ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok Online Franchise Operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok Online Franchise Operator for a special and limited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Okay, so unang-una, pakilala ko muna ang aking sarili. Okay, pakilala ko po muna yung aking sarili. Ako po si Rene Aison, ang inyong Assistant Director for Network Development. Ayan. So, welcome po sa ating orientation ngayon. Ano? So, ang ating orientation ngayon, ito po yung ating TokTok Online Franchise Delivery Service Orientation na sikat na sikat at hot na hot po na negosyo ngayon. Okay, but before going to that, ano, kailangan po magkaroon po tayo ng kaalaman bakit po ito nagkaroon ng ganitong klaseng negosyo. Paano ba ito nagsimula? Ito po yun. Okay, so, ngayon po, ano, kasalukuyan, okay, aware tayo na extended po ang pandemic. Congratulations. Extended po ang pandemic. Hanggang ngayon po, ano, may pandemic pa din. So, since ang pandemic nandyan pa, wala tayong magagawa kundi every time or from time to time, kinukuhanan po tayo ng body temperature sa mga establishment na pinupuntahan natin. Tama? Even tayo mismo, kung minsan, sinasalat natin ang ating katawan, di ba? Ang ating leeg na kung medyo mainit-init ka ba, oh, di ba? Parang ganun. So, normal na po sa atin yan kasi mag-iisang taon na po nating nilalabanan at iniiwasan ang COVID-19. And good thing, siyempre, pasalamat po tayo sa Panginoon na hanggang ngayon ay tayo po ay malakas. Katulad kanina, no? So, nalaman ko na nagpa-swab test ako kanina, nalaman ko na wow, okay, negative pa rin ako dahil sa tulong ng Panginoon. Tama? Alright, ladies and gentlemen. Siyempre, ito ay natural phenomenon na sa atin or occurrence sa atin, ano? Normal na. Kaya nasanay na tayo at nasanay na rin tayo na nababalitaan natin yung mga negosyo nagsasara. Di ba? Nasanay na rin tayo na nakakita ng mga close, okay? O kaya yung nagsasale na, okay? Parang yung garage sale na o yung pasara na na sale or parang mga ganon, ano, ano, kung saan nakakalungkot man, pero walang choice yung tao, kundi isara ang kanyang negosyo kasi wala nang kita, malulugi na, at palugi na ng palugi, correct? So, normal na sa atin ang makakita ng mga ganyan ngayon, okay? Dahil nasanay po tayo na tanggapin na ang parang binigay sa atin ng COVID, okay? Tinanggap na natin yan, maluwag sa atin. Kaya, dati masakit ang mawalan ng trabaho, pero ngayon, okay, sanay na yung mga tao mawalan ng trabaho. Kaya nga ang ginagawa naman ngayon ay maghahanap ng opportunity. Marami pong nagsarang mga kumpanya, take note, at marami pa po ang magsasara. Marami na ang nawalan ng trabaho, marami pa rin po ang mawawalan ng trabaho sa mga susunod na araw habang wala pang vaccine. Take note, magkaroon man ng vaccine, hindi ganun kadaling makarecover ang mga kumpanya at hindi ganun kadaling mag-open ng kumpanya ulit kapag nagsara. Tama ba? Yes, normal po yan at tama po yan. Now, anyway, marami pong nagsara at nalugi at maraming humina na negosyo. Pero take note, meron pong mga kaibigan tayo, mga kakilala, mga kapitbahay tayong humingi ng ayuda noong panahon ng pandemic. Ito yung mga daily wage earner na mga Pilipino. Tama? Itong mga daily wage earner na, ito po yung mga araw-araw bumibiyahe, araw-araw lumalabas, mga jeepney driver, tricycle driver, tama po ba?
pedicab driver. Nung wala ng tao, na lockdown na, wala sila nakita. Pero ngayon nakakabalik na sila unti-unti. Tama? Yung iba, nag-iba na po sila ng hanap buhay. Kasi talagang sa pandemic, talagang ano sila, affected na affected sila. Ladies and gentlemen, ngayon halos wala nang nakikitang ganyan, pero marami pa rin ang hinahihirapan. Kapatid, isa sa mga na-witness ko na nahirapan, ito yung mga OFWs. Nahirapan in a way na hindi po sila sanay na umuwi po sila na malungkot. Sanay sila kapag umuwi sila, masaya. Sanay sila kapag umuwi sila, maraming pasalubong. Sanay sila kapag umuwi sila, may dalang pag-asa. Pero alam niyo po, naging witness po ako sa mga pangyayari na ganyan, lalo na po nung nagka-COVID-19. Hindi niyo po matanong, ano, pabalik-balik po ako ng iba't ibang bansa, papunta-punta ng iba't ibang bansa para po i-verify or i-manage yung mga businesses po ng mga boss natin. At na-witness ko po doon dati, nung kapag umuwi ako every 3 months, yung mga umuwi na mga OFW masasaya. Lalo na kapag in-announce na po nung piloto, ng captain, sabi niya, ladies and gentlemen, we are now approaching, okay? Or we are now in the Philippine area of responsibility. So, yung mga tao masaya na, mararamdaman mo yung saya. Okay? Tapos, okay, pag nag-landing na yung eroplano, dun lalong papalakpak ang mga tao. Dun ako natuwa, pumapalakpak ang mga tao, sabi nila, yes, woo! Magano sila. Kaya lang, nung umuwi po ako ng December, okay, ang nangyari, kakaiba, ang mga tao malungkot. Mga Pilipino malungkot, mga OFW malungkot. Bakit sila malungkot? Kasi po, alam nila, sa pag-uwi nila, wala na silang babalik ang trabaho pa. Sa pag-uwi nila, last na yon. Okay? Take note, nung in-announce po yung nung piloto, sabi na, we are now entering the Philippine area of responsibility, ladies and gentlemen, walang umimik. Ito pa, nung lumapag yung eroplano, okay, nag-touchdown, tahimik, walang kumalakpak, hindi katulad dati. Sabi ko, iba ngayon, iba. Okay? So, ladies and gentlemen, naramdaman ko, nakita ko, kasi bakit? Alam ko, sa pag-landing ng eroplano, touchdown niya, the end na rin yung trabaho nila. At wala na silang babalikan. Back to reality ulit. Hanap ulit ng ibang pagkakitaan. Tama? So, mga kapatid, normal ito. Marami pong nawalan ng trabaho ng mga OFW. Maraming pangarap ang medyo madedelay at hindi matutupad. At marami pong mga bagay na kung saan mamimiss sila na ginagawa dati. At take note, ha? Yung pong opportunity na makapag-abroad sila ay medyo malabo-labo ngayon kasi nga pandemic pa. So kapatid, baka isa ka sa mga taong yon, baka isa ka sa mga OFW na nakikinig sa akin, lalo na naimbitahan po dito, makinig po kayo. Ito po yung opportunity na ginawa para po sa inyo. Okay? Para po kumita kayo, gaya na rin po ng kinikita po ninyo sa ibang bansa. Okay? Gusto nyo ba yon? Yes, maski nasa Pilipinas ka, pwede kang kumita gaya ng kinikita ng mga nasa ibang bansa. Yes, ito po yung opportunity na pwede po nating pagtulung-tulungan. Okay? Now, may mga negosyong nalugay, may mga negosyong humina, may mga negosyo naman pong lumakas. Ito po yung pag-usapan natin ngayon. Mga negosyong lumakas. Tapos na po tayo sa malulungkot. Ngayon, masaya naman. Okay, masaya po ang mga negosyo na may kinalaman sa pagkain. Masaya po ang mga negosyo may kinalaman sa pag-distribute ng mga pagkain. Okay, ito mga yung sinasabi ko. Sila po yung may hawak ng mga kaban ng pagkain. Sila po ang mga pinipilahan nung nagka-COVID-19 nung simula at nung nag-lockdown. Tama po ba? At kung minsan, kadalasan, ikaw po ay nakaranas na rin yan. Pumila sa mga supermarket na yan. Okay? Isa po sa mga paborito nating binibilhan. Ito po, ano? So, ladies and gentlemen, ikaw, naranasan mo ng pumira sigurado at naranasan mo na rin na pumasok at halos wala ng laman ang grocery. So, ito, nangyari po dati. At take note, posibleng mangyari ulit. Kasi bakit? May mga new strains, hindi pa po tapos ang COVID. Eh, yung mga tao naman, sanay na sa pila. Dati nakakainis, pero ngayon, relax na yung mga tao. Kasi nakaka-get over na sila, nakaka-adapt na sila. Kaya lang, mahirap pong i-adapt yung pong walang income, walang pera, at walang
kabuhayan. Tama ba? So ladies and gentlemen, isa pa sa mga lumakas, ito kong health. Anything na may kinalaman po sa health, pampalakas ng immune system, lumakas po. Food supplement man yan, natural man yan, o medicine man yan, lumakas po sila. Lalo na po yung mga nagdi-distribute niyan. Okay, ito pong mga nakikita nyo, hindi lang po sila nagdi-distribute ng mga medicine o mga food supplements. Kasi po, okay, before pa po mag-COVID-19, meron na silang mga groceries, personal care, tama, na mga produkto, sabon, shampoo, tama, even po mga gatas at mga tinapay, bread, mga ganun, biscuits, energy drinks, tama? So meron po sila niyan. Kaya nga po lalo silang lumakas, mga drugstore na yan. Lalo na kapag ang gamot ay laging bago, okay? Kaya watch out, watch on, okay? Ladies and gentlemen, alam nyo naman na itong mga to, malaki na sila at malakas na sila. Lalo silang lumakas nung panahon ng pandemya. Okay? Ito yung mga negosyo ngayon. May kinalaman sa pagkain, may kinalaman sa gamot. At, okay, isa pa po na negosyong lumakas, ito po may kinalaman sa pag-deliver o delivery service. Take note, yung mga naunang nabanggit ko na lumakas, which is yung food and medicines or drugs, okay, hindi po yan sila lalakas ng lalakas, okay, lalo na noong panahon ng pandemic, kung hindi sa mga delivery services. Kasi bakit? Hindi po aabot, okay, hindi po maglalakad ang gamot, okay, kailangan po i-deliver yan. Hindi po maglalakad ang pagkain, kailangan po i-deliver yan ng mga delivery services. Correct? So ito po, dati, take note ha, malakas na to dati, lalong lumakas sa panahon ng pandemic. Kaya nga ito po'y napakagandang negosyong pasukin. Kasi bakit? Na-witness ko po ito sa ibang bansa, sa mga bansang mauunlad. Okay? Malakas po ang delivery services. Kasi ang mga bagay na pwede mong ipagawa or pwede mong iutos, okay, sa iba, okay, dahil busy ka kumita ng pera, okay, yung mga maliliit na bagay katulad ng pambili ng pagkain, pag-deliver ng pagkain at mga groceries, pinapagawa na po sa iba. Tama? Yan po yung mga delivery services na tinatawag. Now, ladies and gentlemen, habang bumibilis ang panahon, bumibilis po yung buhay, pati po yung mga delivery services, bumibilis din po yung lakas ng negosyo nila. Tama? So, yung mga bansang malalakas, bansang mauunlad, okay, normal na ang delivery service sa kanila. Lalo naman silang lumakas ngayon kasi nga nag-pandemic. Kasi nga walang taong nakakalabas kundi sila. Sila, meron silang permit para maglagi sa kalye at magbigay ng mga services sa mga tao kasi kailangan po sila. Kaya napakaganda ng delivery service sa totoo lang. Okay, makikita mo 'yan, biglang dati green lang, ngayon may yellow na ulit. Tapos may pink, tama? At meron pang parang violet. So padami na sila ng padami. Take note, ladies and gentlemen, ito kasi yung bagong-bago at usong-uso na negosyo. Tama? Napakaganda ng negosyo nito. Napakagandang pasukan. Kasi bakit? Maski po mawala ang pandemic, mark my word, mawala man ang pandemic, itong delivery service na negosyo, hindi po mawawala. Kasi bakit? Yung tao sanay na magpa-deliver. Ako sanay na ako magpa-deliver. Actually, nag-enjoy na kami magpa-deliver. Even pagkain namin, pinapa-deliver na lang namin. In fact, dumaan po yung Christmas at New Year, hindi kami nagluto, hindi napagod yung misis ko. Kasi bakit? Pinadeliver na lang namin. Yung gusto namin kainin, pinadeliver na lang namin. Take note, mainit-init pa. Hindi ka na napagod, mainit-init pa ka. Katulad, okay, mapapagod ka lahat tapos minsan kulang pa sa rekado, sisisihan pa yung nagluto. Tama? So hindi na po ganun. Ngayon, masarap na, sigurado na at mainit-init pa. Yan ang nagagawa ng delivery services. Alright? So, kasi ngayon, lahat halos ngayon, pinapadeliver na. Believe me you, grocery, pinapadeliver na. Maski sa ibang bansa. Palengke, yung mga bibili mo sa palengke, pwede mo na ipadeliver ngayon. Oo, pwede mo ipadeliver ngayon. Take note, even po yung mga paborito mong restaurant na kainan, pwede nang ipadeliver yung mga binibili mo doon. Pati yung kape na gustong-gusto mong inumin, na napakamahal, pwede mo ipadeliver ngayon. Pati chai, pinapadeliver sa kay, pwede mo nang maibigay yan. Pero ngayon, ipapadeliver na lang yan. Tama? So ipapadeliver na lang yan. Ano pa yung mga pinapa-deliver? Nako, huwag kayong magtaka kasi
pati halaman po, pinapadeliver na din. Mga plantitos, plantitas na ko, lumakas ang kita dahil sa halaman. Okay, dati, busy, okay, biglang nag-lockdown, walang mapagkabisihan, ano, napagbiskitan ang halaman at tumaas ang presyo ng mga halaman. Diba? Tumaas ang presyo. Dati, ano, katulad nung na-lockdown po ako sa Dubai, okay, nalabhan ko na yung mga damit ko, gusto kong labhan ulit kasi wala na akong gagawin kasi maghapon ba naman eh, kain tulog. Tapos ang malupit, natupi ko na, ang ginagawa ko minsan, guguluhin ko para may tupiin ako. Ganun po. Eh ito ngayon, na halaman. Ay nako, di ba? So marami na nahilig ngayon sa halaman. Ang mamahal pala niyan, sa totoo lang, may 10,000, 15,000, 20,000, up to 30,000 isang halaman lang. Kung minsan, isang leaves pa lang o isang leaf pa lang, mahal na. May mga ganung halaman pala, no? Di ko alam. So anyway, lahat po yan pinapa-deliver na. Take note. Okay, delivery service ang kailangan po ngayon. Delivery service ang negosyong napapanahon. Ito po yung number one na negosyo ngayon. Okay? Number one na negosyo ngayon. Ito po yung delivery service. Dati po, ano? Ang franchising ang nangunguna, pero ngayon po, delivery service po ang nangunguna. Alright? So, magkano naman kaya ang pwedeng kitain ng isang delivery service operator? So, tingnan natin, ha? Alamin natin, kung magandang negosyo yan, sigurado ko, maganda rin ang kitaan dyan. Tama ba? Yes. Yan po ang kailangan nating saliksikin at alamin. Ito po ang kitaan dyan. Pwede po palang kumita ng 1.8 million pesos per month ang isang nagmamay-ari ng traditional na delivery service. Kasi po, 20% po ang kinikita ng isang operator ng traditional delivery service. Ibig sabihin, siya po yung may-ari. Siya yung may-ari at ang kita niya 20% sa mga dinideliver o parang delivery fee. So 20% sa kanya. So paano kikitain yung 1.8 million? 1.8 million is a big money, tama? Paano kitain po yan? Ito po. Example po is, merong 100 riders, meron siyang 100 riders, 150 delivery fee, na example natin, ano, per transaction, nakaka-20 na lang ang bawat isa na rider. Take note, ha, per day. I-multiply ng 20%, kikita po siya ng 60,000 pesos per day. Take note, ha, 60,000 pesos per day ang pwede niyang kitain. I-multiply ng 30, that is 1.8 million pesos per month. Okay? Nakita. So, napakaganda, napaka-bago, ano? Okay? Bago sa pandinig, bago sa paningin, mga kapatid, ito yung negosyong pwede nating pasukan at pwede nating itry. Tama? Now, pero kung maganda pala ang negosyo na yan, pero bakit kokonti ang nag-i-involve dyan? Okay? Bakit kokonti nag-i-involve dyan? So, bakit nag-ganon ang aking screen? Okay? Okay, anyway. Bakit kaya, ano? So, maganda naman ang kitaan, maganda ang negosyo, pero bakit kokonti ang nai-involve? Sa kadahilan ng po, okay? These are the reasons, ano? So, mahirap kasi mag-set up ng ganitong negosyo. Okay? Mahirap mag-set up. Why? Kasi po, kailangan mo ng 50 million at least sa development ng iyong software. Okay, so 50 million po kasi ang kailangan para ma-set up yung itong ganitong klaseng negosyo. Okay? Software development pa lang yan. So, kasi gagamit ka ng software dyan. Okay? Programmer or magagawa ng program mo. Now, another thing is maintenance. Another 15 million maintenance yan yearly. So, okay, hindi po pwedeng ito yung system mo, okay? Tapos yan yung system mo for the rest of your life. Hindi po. Okay? So, yan, dinidevelop yan. May mga bagong technology, nag-a-adjust, etc., etc. So, another 15 million yan. 15 million. Okay? Another 15 million po yan. System maintenance po yan. Annually. Ah, not to mention po yung office na kailangan mong i-rent o ipatayo. Okay? With, of course, with the workers o yung mga empleyados. Tama? At dapat expert ang kunin mo dyan. Okay? Expert ang kunin mo dyan. Now, operational expenses napakalaki. Okay? Not to mention yung software mo, yung gastos mo. Kaya po, ganyan po, ano, ang kahirap magtayo ng isang traditional na delivery services. Okay? So, traditionally, talagang napakahirap niyan, pero huwag kayong mag-alala.
Okay? Wait. Hold your horses. So, nadismaya na yung iba. Sabi niya, ah, may maganda palang itaan, pero mahirap naman palang itayo yan. Pero worry no more, ladies and gentlemen. Okay? Wala kang million, pero gusto mong magkaroon ng isang delivery service kasi magandang kitahan, magandang kitaan, lumalabas pagkapangpangan ko. Okay, so, kapatid, huwag kang mag-alala, ito na po, ano, ang opportunity na inaantay po ninyo. Wala kang million pero gusto mong magkaroon ng isang delivery service business, okay? Wait no more. Pwede nang mangyari yan at aarangkada at umaarangkada na po, mga kapatid, ang ating delivery service. Hindi mo kailangan ng million, okay? Kailangan mo lang maliit na halaga, which is 288,888. All in na po yan. Take note, ha? All in na po yan, 288,888. Okay? Magsaya ka na, matuwa ka na kasi hindi na million ang kailangan mo kasi lahat ng sinabi kong set up kanina, mangyayari at mangyayari po yun. Okay? Nandyan na po all in na sa halagang yan. Okay? Now, introducing ladies and gentlemen, Tok Tok. Ito po yung bagong-bago. Okay? Ito po yung bagong-bago at una at pinakauna na delivery service, online delivery service sa Pilipinas at sa buong mundo. Okay? Pinakabago, pinakauna, na online franchise operator delivery service. So, yun po yung Tok Tok na tinatawag. Okay? So, yung Tok Tok po, okay? Ito po yung ating mga brand ambassador, si Mr. Alden Richards and Maine Mendoza. Okay? Sila po yung kinuha nating brand ambassador para magkatulong sa ating pag-market ng negosyo natin. Okay? So, ang founders po natin ng negosyo natin ay ito pong si Boss Jonathan So and Boss Carlito Makadangdang. Okay? Ito pong dalawang boss natin na to, mga batang-bata kasing edad lang po natin yan, mga 36 years old, okay? Successful businessman, billionaire po. Lahat po nung kanilang negosyo pumapatok at talagang nagbo-boom kasi po bawat hawakan nila parang may dastas ba, nagiging ginto, okay? So sila po yung mga founders na talagang successful na at multi-awarded po na mga businessman, okay? So sila po ang aming mga boss, ang ating mga boss, ang founders po nung Tok Tok. Okay? So isa lang po ito sa mga negosyo nila. Ang dami po nilang negosyo actually. So okay lang po ba yung ating ano? Ngayon. So maliban po diyan sa Tok Tok, ito po yung mga kumpanya po nila, ano? Yung ating JC Worldwide Franchising, yung JC at saka yung Cloud Panda. So under po sa JC Worldwide, ito po yung mga brand nila ng food cart, Burger Factory, Potato King, Show My King, Show Powder King, Noodle House, Boy Banda, Sergeant Sissy, Mangbo, JC, ito po yung mga brand nila, Ninja Ayong Copper Mask, ito po yung mga food supplements, mga personal care products, okay? Under naman po sa Cloud Panda, ito po yung mga kanegosyo nila at negosyo po nila. See? Ang dami, ang laki. Diba? So, ladies and gentlemen, successful na po itong mga tao na to. Now, tinayo po nila itong negosyo na to. It's because, take note ha, yung Tok Tok, it's because ito yung napapanahon at ito po yung usong-puso ngayon. Okay? So, ayan. So, paano ba nag-work ang Tok Tok? Okay? Yan ang question. Paano ba nag-work ang Tok Tok? Madali lang po nag-work ang Tok Tok. Di ba ngayon, kailangan natin ng mga bagay-bagay? Tama ba? Okay? Kasi di tayo makalabas. Kailangan natin kumain ng mga yan, magkaroon ng mga yan. So, ginagawa, okay? Pinapabook po yan sa ating Tok Tok app. And then, okay, pagkabook po yan, na-confirm, na-notify yung rider kukunin niya, i-deliver niya. Pagka-deliver ng rider, okay, sa location kung saan mo gustong ipadala or in order, okay, marireceive na nung recipient. Tapos po ang transaksyon. Tama? So, dumating sa iyo ang produkto na hindi po kayo nahihirapan na. Oh, di ba? Ganyan po nag-work ang Tok Tok. Now, mission and vision po nung company natin, ano? Mission po niya, magbigay ng magandang serbisyo sa mga Pilipino. Okay? Lalo na sa mga panahong ito. Okay? Magbigay serbisyo sa lahat. Oh, di ba? So, ang vision po ng company natin, eh, hindi lang po tayo dito sa Pilipinas magkaroon ng delivery service, kundi sa ibang bansa pa. Yan po yung mission and vision ng Tok Tok. Okay? So, now, instead of shedding out millions, now you can operate your own delivery service franchise, okay, sa halagang 288,888 lamang po. But wait, there's more, ladies and gentlemen. Instead of 288,888, okay, all in na po, limited time offer,
Okay, 58,888 na lang po. At ang 58,888, ito po yung laman niyan. Meron po kayong personal delivery link and referral codes. Okay? Meron kayong operator portal. Meron po kayong full technical support at online franchise operator training. Meron yung customer service hotline at help talk talk. Ano, yung mga emails kayo na pwedeng matawagan. Okay? At of course, yung ating trunk line and landline na pwedeng tawagan in case of concern. So, Monday to Saturday, 8 a.m. to 6 p.m. po yan. Yan po yung nasa package po natin ng 58,888. But worry no more, ladies and gentlemen, dahil holiday pa po. Ngayon, hindi mo kailangan ng million, hindi mo kailangan 288,000 or 58,000. Ngayon po, nakapromo siya. 16,888 lamang po. Pwede ka nang magkaroon ng opportunity na makasali sa negosyo ng delivery services. So, sa delivery services ng TokTok, pwede na pong maging sa iyo at mapakinabang ka po dito. Ang maganda niyan, sa package nating 16,888, meron pa yung kasamang Show My King na business, Copper Mask, Boy Bondat, Mang Box, Ninja Ions, Potato King, Show Pao The King, Noodle House, and Burger Factory. Ladies and gentlemen, ito pong amount na to, limited time offer lang po ito. Pwede na po itong tumaas anytime. Okay? So, extended po siya, pero anytime, pwede po siyang tumaas. So, grab the opportunity na sa package na to, 16,888 lang, pero andyan na siya. Pero pagdating ng araw, baka hindi na po isama yung mga added features, tok-tok na lang, or delivery services na lang. Pwede po gawing option yun na may-ari. Pero ngayon, since napakabait po nila, sinama po itong walo. Okay? Walo na additional po na to. Okay? Na pwede yung pagkakitaan din. So, ayan po, yung 16,000 limited time offer kasi Pasko pa. Okay? Feeling natin, malamig pa. Kaya po, ang promo nandyan pa. Okay? So, anytime po yan, pwede siyang mawala. Anytime pwede siyang matapos. Okay? So, ladies and gentlemen, tatlong paraan para ikaw ay kumita sa ating pagiging TokTok online franchise na to. Okay? So, unang-una, pwede kang kumita ng 3%, pwede kang kumita ng 7%, at pwede kang kumita ng 80%. Take note, ha? 3%, 7%, and 80%. Mamili po kayo alin ang gusto niyo dyan. So, pwede ka kasing maging TokTok online franchisee, pwede kang maging TokTok operator, at pwede kang maging TokTok rider. So, pwede naman ikaw lahat yan. Or isa lang piliin mo. Or dalawa piliin mo. It's up to you. It's really up to ladies and gentlemen. Meron opportunity na pwede mong magawa at pwede mong sandalan sa panahon ng pandemya. Okay? So, kapag ikaw nag-purchase na ng package natin, okay, may ma-assign pong ID number po sa inyo. May ma-assign na ID number sa inyo. Pag na-assign po yung ID number na yan, yan na po yung magiging parang franchise ID number mo na rin. Yan po ay numbers, okay, set of numbers, or combination of numbers and letters, or alphanumeric na tinatawag. Okay, so yan po yung ating ID number. Make sure na kayo po ay na-encode na ng inyong sponsor. Pag na-encode na po kayo ng inyong sponsor, congratulations, ma-assign na po yung ID number sa inyo. Okay? At ang kailangan mo lang gawin, pag ikaw ay na-encode na, congratulations, you post, we deliver, you earn. Kasi po, yan po yung sistema ng kumpanya. You post, we deliver, you earn. So, pwede ka na pong kumita ng 3% sa pamamagitan niyo yung delivery link. Okay? Ang kailangan lang, sabihan mo po ang inyong mga kaibigan na, hey, meron ba kayong ipapadala? Ipatok-tok mo na yan. Ito po yung aking delivery link. Gamitin nyo para po magpadala kayo sa mga kakilala po ninyo. Okay? Excuse me. Kagit lang po. Okay, so, paano po kumita ng 3% again? Personal delivery link and referral code. Ano naman referral code? Kung may kakilala ka, social konti. Sabihin mo, hello friend, do you have smartphone friend? Okay. Please download this app, okay, this delivery app, TokTok app, and then
please insert my referral code, my friend. Okay? Ipalagay niyo po yung referral code ninyo, okay? So, pag nilagay nila yung referral code ninyo, ladies and gentlemen, kikita na po kayo. Okay? So, sabi ng isa, paano muna yung ano, yung delivery link before sa referral code? Okay, ulitin natin, delivery link, paano po gumawa ng delivery link? Ito po, paggawa ng delivery link. So, ito po yung format na susundin ninyo. Okay? So, HTTPS, okay? Ayan. So, sundan nyo lang po yung format na yan. Or, okay, kung hindi yan nag-work sa inyong mga units, kasi may mga cellphone na mga bago ngayon, tapos hindi adapted dun sa changes, okay? Sa iba naman, www.toktok, pwede na. Yung iba naman, toktok.ph/delivery/ID number, pwede na. So, paano mo malalaman na tama ang iyong ginawa? Okay, ang gawin mo, i-click mo lang po yan yung link na yan o yung delivery link. I-click mo lang po yan. Pag-click mo at lumabas yung pangalan mo, congratulations. Okay, kaya rin, kunyari nakalagay ganito. Welcome to Rene Delivery Link. Yan. So, tama na yun. Ibig sabihin, pag yun, kinlik nila at nagpa-deliver sila, congratulations. Okay? May 3% ka. Alright? So, tawag yan, delivery link. Ano naman yung isa? Yung isa naman is ito pong referral code. Ano yung pagkakaiba ng delivery link sa referral code? Ang delivery link is link siya na i-click nila. Ang referral code naman, meron silang i-download na app, ilalagay yung referral code mo doon, pipilapan nila, lalagay referral code mo doon. Pag sinave nila, lifetime na nandun sa app na yon yung iyong referral code. Not like doon sa delivery link, isang link lang yon, pag-click nila, tapos na. Okay? Pag hindi nila ulit na-click yon, hindi ka rin kikita. Pero ito, once na ginagamit po nila yung app na yon, every time nandiyan sa cellphone nila, hindi nawawala. Okay? Pag kiniklik nila yon, ginagamit nila yon, may 3% ka sa successful deliveries. Pwede na? Yes. Maski anong ginagawa mo, kapatid, pwede kang kumita ng 3%. 3%, 3%, 3%. Alright? So, sabi ng iba, 3%, mukhang napakaliit naman na kitaan yan. 3% po, malaki po yan pag pinagsama-sama at marami pong deliveries ang magagawa. Tama ba? Yes. Kasi po, ito po yung sample. Tingnan nyo ha, pwede ka palang kumita ng 27,000 monthly. Kung nakakapagpa-deliver ka ng 200 bookings per day, okay, times 150. Take note ha, per day, 200 bookings times 150 na delivery fee. Times 30, times 3%, 27,000 po yan. O sige, hypothetical yan, 27,000. Sabi natin kalahati na lang mangyari. Kalahati. So, kalahati ng 27,000, pwede pa rin. E sabi natin 1/4 na lang. Additional income pa rin naman yan, maski sa 3%, 3%. Tama ba? Yes. Pangdagdag pangbayad ng kuryente tubig. Remember, wala kang ginawa, senior mo yung shop link mo, tsaka yung referral code mo. Okay, na kung saan, pwede mo namang i-share yan sa mga kakilala mo sa social media. It's time na pakinabangan mo naman sila. Tama ba? Lagi nila lang sila nakikinabang sa'yo. At dapat pakinabangan mo rin naman ng Facebook na maghapon kang nandiyan, hindi ka kumikita. Ngayon, kumita ka na sa pamamagitan ng nagpo-post mo ng delivery link mo o yung referral code mo. Okay? So, paano naman ang maging TokTok Online Franchise Operator. Sa pagiging operator naman po, kailangan mo na dito humawak ng tao. So again, masimple lang ang gagawin mo sa pagiging operator. You post, we deliver, you earn. Okay, so parang paraan. Ito po mangyayari. Okay, 6 easy steps. Okay, 6 easy steps. So para kumita po kayo ng 7% na sinasabi, para kumita kayo ng 7%, ito lang po yung kailangan nyong gawin. 6 easy steps. Number 1, okay? Pag ginawa nyo po ng tama to, within 24 hours, ma-approvean po kayo. Okay? Pumunta po kayo sa website natin, www.toktok.ph or yung HTTPS, di ba? Okay? https.toktok.ph. Ayan. So, pagkapunta nyo doon, click nyo lang po yung become a TokTok operator. Step 2 yan. Step 3, fill upan nyo lang po, okay, yung registration form. Okay, kung anong kailangan, ilagay nyo lang, submit nyo lang. And then, attend lang po kayo ng formal franchise training. Mamili po kayo sa mga oras na to. Formal to ha, validation. 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Yan lang po
okay, yung ating mga schedule. So, panglima, okay, na steps, okay, ma-approvean ka na. Pag na-approve ka na, i-check mo yung email mo kasi yung email na nilagay mo sa application mo, doon po ipapadala yung approval mo. Okay, na ikaw ay TokTok operator ka na, na-approve ka na. Doon mo ipapadala yung username and password mo po. Yung username and password mo, yun ang gagamitin mo para ma-open mo yung iyong account o yung account mo sa portal natin. Okay? So, ay, yung account mo po sa website natin para ma-access mo yung portal mo. Ayan. So, number 6, mag-operate ka na, start ka ng mag-recruit ng riders mo para kumita ka na while nasa bahay ka lang. So, paano po yan? Ito po yung pinaigsi na format, okay? Kasama si Alden at si Maine. Pero parehas lang po yung sa biniscuss ko kanina. Anyway, okay, pagkakuha mo po ng credentials mo, okay, ipunta lang po kayo sa website natin tapos ilagay nyo po yung username at password nyo dito. Ganyan po yung magiging format niyan. Okay? So, sign up ka lang and then makakapasok ka na sa portal mo. Pag sign up mo po, ano, dalawang pwede mong gawin. Mag-recruit ka na ng TokTok Riders at mag-top up ka na ng load na 5,000. So, yung dalawang steps na pwede mong gawin. Pag online franchise ka na, bilisan mo kaagad ang paghanap ng riders. So, maximum of 100 riders ang pwede mong makuha para ma-utilize mo. Okay? Now, paano mag-top up load? Ang kailangan mo lang gawin kasi importante po yung top up load. Hindi po makakabiyahe yung mga riders nyo kung wala kayong load na ibibigay sa kanila. Hindi sila makaka-accept ng bookings kung walang load ang kanilang load wallet. Okay, so transactions and then top upload and then ililid po kayo kung paano kayo magbayad. Pwede kayo magbayad ng GCash, through GCash, debit card and credit card, or over the counter. So mas maganda yung debit card and credit card or GCash kasi good as cash yun, automatic yun, real-time, pumapasok yung load. Pero kung gusto mong medyo matagal ng konti, eh over-the-counter ka sa banko or non-banks. Non-banks ito po yung over-the-counter. Non-banks ito po yung mga 7-Eleven, M. Luillier, mga ganun-ganun. Okay? So, pag nakapag-top up ka na, congratulations, pwede ka nang mag-load ngayon sa iyong mga riders at pwede silang bumiyahe at kikita ka na. Okay? Siyempre, before that, siyempre, patinin mo rin yung riders mo muna ng mga training. Okay? Para alam yung ginagawa niya. Alright, so, now, magkano naman ang pwedeng kitain ng isang online franchise operator ng TokTok? Okay, magkano? Ito po. Okay, 7% po. Ito po yung income formula ng 7%. Yung pinaload mo na 5,000, sabi natin kanina. Every time magpaload ka o mag-top up ka, okay, ito po yung formula. 5,000 o yung niload mo times 20%, divided by 20% multiplied by 7% equals to 6,750 total load wallet. Yan po yung total load wallet mo, 6,750. Okay? So, in formula, ito po yung kung paano mo iano sa calculator, 5,000 divide by 0.2%, which is 20%, okay, times 0.07 or 7%. Ang total po niyan, ang amount po niyan is 1,750. So, yung 1,750 kapatid, i-add mo po yan dun sa 5,000 na niload mo. Therefore, kaya lumalabas yan, 6,750. Okay? Yan po yung total load wallet. Now, paano ito magiging cash? Okay? Kasi nasa load wallet mo. Paano mahawakan yung kita mong 1,750 at saka yung 5,000 mo? Ang kailangan, gawin mong ito, load mo to sa mga riders mo kasi hindi makakabiyahe si riders kung wala siyang load. So every time naman makadeliver si riders, nababawas po doon 20% kasi 80% sa kanya. Okay? So yan po ang kita ni operator. Okay? So advance po nakukuha ni operator yung kita niya. Okay? So as an operator, ito po yung inyong account information. So isang operator account, 100 maximum riders, okay? Meron kayong kontrata na renewable po siya annually. Take note, ha? Renewable siya annually. Now, pwede kang kumita ng 3% additional maliban sa 7% para sa iyong personal delivery link and referral code. Now, delivery,
Okay? It's temporary sa Metro Manila lang. Pero nagsabi na nga si Boss kahapon sa kanyang live, okay, soon, okay, early Feb ay mag-expand na po tayo. Visayas and Mindanao. Alright? So, Luzon, Visayas, Mindanao. So, siyempre, okay, meron po tayong, since franchising po ito, okay, meron po tayong royalty fee na kailangang bayaran. At 5% po yan every month. Pero ngayon, wave pa po muna yan. Ibig sabihin, hindi ka pa magbabayad sa ngayon. Pero come July 2021, yung kabuuan kita mo in a month, take note ha, kabuuan kita mo in a month ay magbabayad ka ng 5%. Sample. Okay, kumita ka ng 100,000. Magkano ba 5% ng 100,000? Eh, 5,000 lang po. 5,000? Sabi mo, ang laki naman, 5,000. Ako, maliit na po yun compared sa 100,000 na kinita mo. Kasi 5% lang. O sige, gusto mong maliit ang royalty fee mo? O sige, 10,000 ang kita mo kasi 500 lang ang 5% ng 10,000. 500 lang. O di maliit. Ganun din. So, mas maganda na, malaki ang royalty fee mo. Ibig sabihin, malaki yung kinita mo. Alright? So, paano naman po maging tok-tok rider? Madali po maging tok-tok rider. Ito po. Kailangan mo lang, okay, ibigay sa iyo ng operator yung kanyang rider's application link. Again, makukuha yung rider's application link sa mga operator. Okay po? Now, i-click ni rider yung link na yan at doon pupunta siya sa landing page ng parang pipil upan na niya. Okay? Yung form. So, saan makikita yung rider's application link? Dito po sa account o sa portal ni operator. Okay? Click niya po yung dashboard, lalabas po yan dyan yung rider's application. I-copy lang po niya yan at yan ang isend niya dun sa mga prospect niya na maging rider. Okay po? So ito po, pag kinlik ni rider yan, ito po yung information na kailangan niyang ibigay. Okay? Fill upan niya po yan. Ito po yung importanteng requirements. Professional driver's license. Dapat po professional, ha? And then ORCR ng motor, dapat sa kanya nakapangalan. Kung hindi naman, kailangan ng authorization letter doon sa may-ari para pag na-checkpoint, may papakita siya na may permit siya sa may-ari. At latest NBI clearance. So, napakadali pong kunin ng mga to. Okay? At ito po yung mga basic requirement lang. Okay? So, once sinubmit mo, okay, yung application mo, marireceive na po ni operator yan sa kanyang account sa portal. At si operator po ang mag-a-approve sa kanyang mga riders. Take note ha, si operator po ang mag-a-approve sa kanyang mga riders. Ayan. Now, para naman na ma-check mo kung may pumasok na mga riders sa'yo, okay, mag-login ka lang sa operator account mo, sa portal mo, i-click mo yung accounts, tapos lalabas yung riders. So, paglabas ng riders, ayan na, i-review mo sila kung alin dyan, tingnan mo kung tama yung kanilang mga sinubmit. Kung okay naman, i-approve mo na. Pagka-approve po yan, okay, dyan, pagka-approve po yan, may marireceive silang congratulatory text na nagsasabing, congratulations katok-tok, okay, your application as rider has been approved. Okay, so, siyempre, before mangyari yan, dapat mag-attend po muna siya ng tok-tok riders training. Okay, mga riders training po ng tok-tok, kailangan maka-attend muna yung rider nyo para alam niya po ginagawa niya. Ang mahirap kasi pag may nag-attend ng training, baka pag-accept ng booking, eh, itatawag pa niya sa iyo. Sabi niya, operator, paano mag-accept ng booking? Sarap batukan. Ano? So anyway, dapat mag-attend po ng training. Okay? Now, for the meantime, tayo po ay Metro Manila widest muna. Okay? So soon, expand na po tayo. Malapit na po yan. So, ayan po. Outright po, ano, kinikita ni rider po is 80% pag po siya'y naka deliver. Okay, 80% ng delivery fee mapupunta po sa kanya. Okay, so magkano kinikita ng isang rider? Ayan po yung formula. Okay, formula po is yung load wallet niya divided by 20 multiplied by 80. That is rider's income. Example po, minimum top upload na 500. So mangyayari, 500 divided by 20% times 80%. So 2,000 pesos. So 2,000 pesos po ang pwedeng kitain ni rider sa load niya na
500, 2,000 pesos. Okay? Sa 2,000 pesos, may puhunan po yan na 500 si rider, which is yung pinaload niya. So, 2,000 minus 500, so, ang kita po ni rider is 1,500. So, yung 1,500, kapag sapat na sa rider yan, okay? Pag sapat na sa rider ang 2,000, ang 1,500, titigil na po yan. Okay? Titigil na po yan mamasada for that day, bukas naman. Pero kung kung malaki pangangailangan ni rider kasi malaki ang pamilya, eh, bibiyahe pa yan. Therefore, magpapaload pa yan. Tama? So, ayun. So, ladies and gentlemen, as TokTok online franchisee, ikaw po ay kikita ng 3%. As TokTok franchise operator, ikaw po ay kikita ng 7%. As TokTok rider, ikaw po ay kikita ng 80%. Good news! Pwede kang ikaw lahat yan. Okay? Kita ka ng 3%, 7%, at 80%. It's all up to you kung gaano ka kasipag. Alright? So, ayan po yung ating orientation and presentation ng TokTok opportunity. Okay? So, ladies and gentlemen, sabi nga po ni Alden, may kailangan kang ipadala, ipatok-tok mo na yan. Sabi naman ni May, cravings for something, ipatok-tok mo na yan. So, ladies and gentlemen, yan po, dito po natatapos yung ating TokTok franchise presentation or orientation. Okay? So, this orientation, okay, is this TokTok online orientation is open every 7 p.m. Monday to Saturday. Okay? So, everyday po yan. Okay? Monday to Saturday, 7 p.m. Okay? Open po sa lahat po ito, yung TokTok online orientation natin. To be followed by TokTok Operator Technical Training Preview by our poging-pogi at machong-machong Assistant Director, okay, si Sir Jeffrey Antonio Ang.